May kumakalat daw kasi na videos or photos recently. So, eto yun, ano nangyari. So, hindi mga iba tao kasi sabi, ano daw. Kung ano yung makita niyong picture na gagawa ng story, which is, naiintindihan ko yun. Paano ba siya paglaseng? Nagiging touchy na siya. Punta kami ng elevator. Papunta kami na dun sa room namin. May mga ibang fan din na nakakita na may ginagawa si sa akin, which is yung Hi Lamoners! Welcome back to another video. At syempre kasama natin ang pinakamagandang Hi! Ava Mendez! Hello! Kamusta kayo dyan, guys? So, for the very, very first time sa social media history at TV history ay sasagutin ni Ava Mendez ang mga hot or mga Marites questions ba? Yan, na kailangan yung marinig. So, first question, first Marites question. Yes. May kumakalat daw kasi na videos or photos recently na nakita ka with this actor na si Jack Roberto. Oh my God! Si Jack? Ito kasi yung story. Okay, ayan, so tatalan dito na lang din na. Tayo, di ba? Curious kayo, di ba? Nanunood kayo ngayon, di ba? O, oh, eto. Yan na. Itigil na ba kayo? Kumapit na kayo, mga Marites. So, eto yun, ano nangyari. May common friend kami ni Jack. So, yung common friend namin na yun is birthday niya. Inimbitahan kami, lahat ng family and friends nandun. So, kami lang dalawa ni Jack na kaibigan niyang artista noon during that time. So, kami yung naimbitahan. So, kasama ko yung mga kapatid ko, yung secretary ko, yung driver ko, pati yung mga ibang friends namin, kasama namin. So, kompleto kami lahat doon. So, gathering, na isang nasa 5-star hotel kami. Doon kami kumain, uminom, kasama yung mga malalapit na kaibigan nung may birthday. So, nagiinuman. Nagkakatuwaan na. And si Jack, medyo nakainom na rin. Okay. So, yung una, may mga lumalapit sa kanya. Oh. Yung mga usherettes sa mga babae. So, syempre, siya naman, hindi naman siya isnabero okay. Or na, ano, hindi naman siya mahirap approachable. So, nakipag-usap siya, nakipag-interact siya. So, although wala naman ako nakikita mali doon. Kasi, so, syempre, nagpapakita lang, pakita-tao naman, yun yung pinapakita niya. Diba? So, after that, umalis na siya. Tapos, may mga gusto magpa-picture sa amin dalawa, no, ni Jack. So, bawat table, pinupuntahan namin at magkatabi kami ni Jack. Okay. So, kung makikita nyo, may kumakalat na picture na magkatabi kami dalawa, pero yung mga kasama namin, mga nakakrap. Okay. So, ayun, ginawa na ng issue. Ah, okay. So, akala magkasama kayo lagi. Yung pala, nililipot nyo talaga each table yes. Para na magpa-photo. Yes. Okay. So, after nun, di bumalik na kami sa upuan namin, nagiinuman na naman ulit kami. So, after that, si Jack, sinasabihan na nila. Oh. Like, ano lang, alalay lang, okay. Alalay lang, par, ganyan. Bakit paano ba siya paglaseng? Nagiging touchy na siya. Oh. So, yun nangyari. So, nagiging touchy siya sa'yo? Hindi lang naman sa akin. Sa lahat? Yung mga nakakita kasi, binibigyan na nila ng parang... Oh. Ano yun, di ba? Mali siya na, ay, touchy to, baka mamaya, di ba, ganyan. Pero pag talagang kilala mo yung tao, parang, okay, parang syempre normal lang. Oo, makulit lang kasi wala, nakainom eh, di ba? So, yun, naiintindahan ko yun. And then, nung tumatagal-tagal na, napapasarap na, halos maubos na namin isang box nung single malt na ininom namin, dun na siya na parang naging aggressive. Hell no! Yun nga, kumakausap siya ng mga usherettes doon ng mga babae. Tapos, parang umalis na yung mga babae doon. Tapos, next yung sa amin na kasi kami na lang yung natitira. And then, dapat pauwi na rin kami noon. Kaso, hindi na ako nakauwi na datay kasi lahat kami lasing. Ayaw kami palisin nung may birthday. Oh. Kaya, kinuhanan kami ng room doon. So, para magstay, magpahinga. Tapos, after noon, uwi na, di ba? Para safe lang kaming lahat. So, papunta kami ng elevator.
papunta kami na dun sa room namin, may mga ibang fan din na nakakita na may ginagawa si Jack na sa akin, which is yung parang hug lang ng kaibigan, like behind. Kasi lasing talaga siya, bangag talaga siya. Di ba pag close friend mo naman, normally ginaganyan-ganyan mo naman talaga eh, di ba? Oo, like ganun, tapos pag, pero pag lasing pa, di ba, mas ano talaga, parang feeling friends talaga, di ba? Oo, totoo. Although si Jack, hindi ko siya talaga like real close talaga. Like kakilala ko lang siya kabate, pero all goods, wala. Like parang okay lang. So yun, may nakita na fan na binigyan ng mali siya. Na binigyan kami ng mali siya na niyayakap ako ni Jack. Tapos si Jack syempre, di ba, nahihilo na. So pagkakaalam ng fan na gumano si Jack, tapos naamoy ako, tapos parang hinahalikan, which is parang wala naman na ganun scenario na nangyari. So, lasing yung tao eh. So, naghahanap ng parang, baka mamaya matumba yun. Diba? So, ako yung nakitang malapit. So, yun yung nangyari. Tapos, papunta na kami nun sa taas. Ayun, tuloy-tuloy pa rin ang inuman, nagkwentuhan pa rin, ganyan-ganyan-ganyan. Tapos, ayun, dun na siya nagiging touchy-touchy. So, sinabi ko sa mga kapatid ko, tsaka sa driver ko na, ano, alalayan na lang si Jack, ako okay pa ako. Kahit lasing ako, kasi ang gusto ko, pag lasing ako, ayoko nang lalapit-lapit sa akin kasi naalibabaran ako. Ayoko talaga. Wala ako kailangan, wala akong maramdaman na may dumampin na sa skin ko talaga. Tapos, doon na nag-start na may nagsasabi ko, no, na meron daw CCTV footage doon. Sabi ko, paano magkakaroon ng CCTV yun? Number one, bakit i-re-release yun? Eh, private. Ano yun, diba? So, privacy yun. And then number two, wala namang CCTV sa loob ng kwarto. Okay ka lang. Ano yun? Motel? Hindi motel yun. 5-star hotel yun. So, yun. Ginawa na siya ng kwento. So, ayun. Ayun na yung nangyari. Wala talaga. Sabi nila, ano daw, nakita daw kasi, may nakakita daw na parang si Jack daw, parang may iba daw siya na kwarto, pero sinamahan ka daw niya sa kwarto mo, tapos nagtagal daw siya doon. Tapos sabi niya, anong ginawa nung mga yun doon sa loob ng kwarto niya nung isa na? Lahat kami kinuhanan ng kwarto. Okay. Sa isang kwarto, kasama ko yung mga kapatid ko, yung driver ko. Sa isang kwarto, yung driver niya, tsaka siya. So, may kasama ka dun sa kwarto? Oo, yes. Nagkasya kami dun sa dalawang bed. Para lang makapagpahinga kami. Para the next day, okay na kami, makauwi na kami maayos. Okay, so nung hinatid ka ni Jack dun sa kwarto mo, nagtuloy-tuloy yung inuman dun sa kwarto mo? Ang nangyari, hindi. Si Jack ang umalis sa kwarto. Ah, okay. Kasi pumunta na siya dun sa kwarto niya. Okay. Ngayon, sinabi sa akin ng mga kapatid ko na bumalik daw ulit si Jack kasi gusto pa mag-inuman. Pero wala na nga, tapos na lahat. Kasi wala na rin iinumin, ubus na yung anak eh. So yung sinasabi ng mga tao na nakita na si Jack pumunta sa kwarto mo and pumasok and all, is gusto niya sanang makipag-inuman pa. Pero sabi mo, wala na, ubus na. Wala na, kasi tulog na ako. Ang gising na lang yung mga kapatid ko, tsaka yung driver ko. Tapos inaawat na talaga siya. Tapos yung driver niya na mismo ang umawat na, sir, puta na tayo, ganyan, ganyan. Kasi the next day ata, ang alam ko, meron siyang shoot. So, ayun. Yun na yun na nangyari. Wala nang iba. Tsaka ba't naman ako magsisinungaling? Diba? Nalaman niyo na sa akin yan. Kahit kung may kilala man kayo sa circle of friends ko, why not na hindi kayo mag-ask? Diba? So, ito tanong natin kay Miss Ava Mendez. Papatol ka ba sa taong may jowa? Hindi. Bakit? Hindi ko rin gusto eh. Tsaka hindi ko gusto si Jack. Yun lang. Bakit hindi mo siya gusto? Hindi ko siya gusto eh. So, Jack Roberto, totropahin, jojowain? Tropa lang. Ayan. Tropa lang. So, ano ang message mo dyan sa mga bashers mo dyan kay Jack Roberto issue? I mean, sa industry ko, magulo talaga. And then, kung ano yung makita niyong picture na gagawa ng story, which is, naiintindihan ko yon, pero behind that, hindi niyo alam kung ano talaga yung real story noon. Pero ito ngayon, sinasabi ko na talaga sa inyo. Para merong ano, no? Para wala ng baggage na dala-dala pag nag-transition to 2024. Oo. Yung parang 2024, mabay, dala-dala pa rin nila yung issue, totoo. Eh, di ba? Totoo. Kaya parang mas masaya tayo na magbagong taon na clear lahat ng issue. Kaya nasasalta si Ava Mendez. Yes. Yeah. Para alam niyo yon. Alam ko yung ganyang feel na pakiramdam na totoo ba? Tapos ako, hindi ako nagsasalita. Madalas ako nagla-live. Pero nakikita ko yung mga comment nila na totoo ba. Pero ako parang,
okay. Yan lang tatanungin mo kasi nag-live ako, ganyan. Uh-huh. So, sorry guys, ako hindi ko nasasagot yan kasi wala naman ako din kailangan isabi din ng mga ganyan sa inyo. Mm. Kasi first of all, wala naman talaga nangyari. Yeah. And at the same time, ayoko na rin palakihin. Mm. Kasi okay ako dun sa side nila yun. Kay Jack, kay Barbie, and then sa circle of friends namin. Okay kaming lahat. It's just, yung mga taong nakakita nun, is ginagawa na lang talaga nila ng story. Yeah, so for your peace of mind, yan, huwag nyo nang dalhin tong issue to sa 2024, yan, sinasagot na kayo ni Miss Ava Mendez. Yeah. Okay, so Miss Ava Mendez, anong gusto mo Christmas gift? Christmas gift? Wisdom, happiness, yun. And prosperity sa Why ating not? Lahat. Yun. Alright, so thank you guys! Bye!